Welcome to Donmar TV News Channel. Pangalawang punto, magaling kasi yung si PPNP NDF doon sa pagpapatupad ng isang prinsipyo nila sa usapin ng pakikipagkaisang prente, United Front Principle. Ano yon? Ang sinasabi nila, i-grab natin yung opportunity na nagkawatak-watak yung nasa gobyerno upang paisa-isa silang talunin at tumbahin. Yan yung ginagawa nila ngayon. Gusto nilang makipagkaisa kay Lenny at sa iba pang mga legal opposition para patumbahin ang Administrasyong Duterte. Ang tanong, say for example, magtatagumpay kayo sa plano na yan, eh sinong kasunod? Dahil sa prinsipyo ng CPP, kayo rin yung isusunod. Sa totoo, sa panahon ngayon, hindi ang Administrasyong Duterte ang kalaban. Ang totoong kalaban ng sambayanang Pilipino, walang iba kundi ang CPP, NPA, NDF. Kami, ang tingin namin sa sambayanan, dun sa organization namin, walang problema sa legal opposition na i-push kung ano man yung plano nila as long as na hindi sila makipagkaisa sa CPP, NPA, NDF. Kasi pag ginawa nila yon, that's another story. Siguradong lalaki at lalaki yung problema ng bansang Pilipinas. At kagaya ng nasabi ko, based on experience namin, every time na mayroong peace negotiation, muling nakapagpalakas ang CPP, NPA, NDF. Ngayon tong panahon na to, na sana tuluyan ang matapos itong problema ng insurgency. And siguro lastly, para sa BP, ito'y isang malaking usapin. Siguro suggestion na lang din namin na baka pwede mong konsultahin yung nasa security sector ng gobyerno natin, yung armed forces, mag-usap kayo para mapakinggan mo rin kung ano yung tingin nila dito sa usapin na to. Hindi ho kami magkakalakas ng loob kung hindi kami nagtitiwala sa presidente sa kanyang layunin. Dahil hindi po, tunay nga po na talagang hindi madali ang lumaban sa mga taong may malalaking tungkulin o may malalaking posisyon sa gobyerno. That we all know na ang mga taong ito ay kayang manipulahin yung mga proseso, kumbaga. Kaya nung makita namin na yung magandang layunin ng presidente, hindi kami nagdalawang isip na lumabas sa inyo. Bakit kamo? Kasi ang pagsisiwalat ng katotohanan regarding sa mga kabataan is napaka malaking bahagi ito sa future generation natin. Na kaming mga magulang na dapat tumayo at manindigan at ipaglaban ang aming mga anak para sa kanilang kinabukasan, hindi para sa kanilang kapahamakan. Kaya ako po, bilang magulang at isa sa mga miyembro ng Hands of Our Children, kung ang mga anak ninyo na sa tingin nyo ay miyembro ng mga different front organizations na to, pakibantayan po maigi. Kung maaari po, ilayun nyo na siya. Layun nyo na sila. Dahil kung talagang mahal ninyo ang mga anak ninyo, gagawin ninyo at ipaglalaban ninyo ang inyong mga anak para sa kanilang kinabukasan. Yung sinabi ni Ka-Efren, yung NTFL-CAC. Yung NTFL-CAC, nasa gitna talaga niyan. Yung sinabi ni Pangulo mismo, ano lang ito, good governance lang ito. So, kaya nangyari itong insurgency na ito, lumaki ito ng lumaki, kasi ang mga lingkod bayan hindi nagsisilbi. So, kung titignan nyo yung budget ng NTFL-CAC, mga 19.1 billion, 16.4 doon, so vast majority doon, mapupunta sa pinaka-isolated na mga barangay, mga gidas, geographically isolated and disadvantaged areas. 822 barangays. Yun yung pinaka, hindi ninyo ma-imagine kung hindi kayo taga-gobyerno at hindi ninyo pinuntahan yan. Yung talagang hindi nila naramdaman ang gobyerno. Ito yung pinaka-malalayong lugar na napuntahan na namin. Marami sa amin nakapunta doon na magugulat ka talaga at mahihiya ka na gobyerno, ay ito pala yung ginawa namin sa inyo. Diba? So, lagi kami humingi ng patawad na nangyari ito dahil napabayaan namin kayo. At maliwanag na matatapos itong problemang ito kung magsisilbi ng maayos ang taong bayan. Therefore, itong 16.4 billion na ito
yung barangay development program na not surprisingly ay pinag-iinitan ng Makabayan Block ngayon at kung ano-anong kasinungalingan ang kinakalat tungkol dito, ito ay makausod-usad sa ating problema. Ano ang gagawin nito? Farm to market roads, schoolhouses, health centers, mga bridges, mga ganyan. Tapos, so malaking bagay yon, mawawala talaga yung insurgency, yung naririnig namin. Tapos sinasabi nila, pork barrel daw. Yung kasinungalingan na outright, na paano naging pork barrel, eh ni Singkunduling hindi dadaan sa kamay namin yan. At saka may implementing agencies, at saka may accountability. May mag-audit niyan. Pupunta yan sa DPWH kung farm to market roads or DENR or ganyan, 'di ba? So pinagsisinungalingan nila yan kasi natatakot sila. Okay. Yung sinabi ni Yusek kanina na yung mga ginagawa na yan ng government na dumarating talaga sa mga barangay kasi sa area po na kinilusan ko, meron silang binuong schoolhouse na kung saan yung mga ITAS o mga agay ay bumababa doon sila naninirahan. Yung barangay na yon mula nung mag-surrender yung mga kasapian doon ng partido at ng mga underground mass organizations, maging legal organization, tuloy-tuloy yung pagpasok ng program ng government doon, na-appreciate nila na na-address sa pamamagitan ng NTFL-CAC yung mga roots, bakit may mga insurgency. Tapos hanggang sa kasalukuyan na po, sila na po yung talagang pumipigil na pumasok yung mga legal organizations at mga NPA dun sa area. Once na may pumapasok po na legal organizations gaya ng Anak Pawis, Karapatan, ang ginagawa na po nila, nagbabarricade na po yung mamamayan. Nag-ano na sila ng mga banners na ayaw nila yung mga organizations na to kasi ipinasubo lang sila sa communist insurgency at ginamit yung mga anak nila para mag-NPA. Kaya yung totoo po talagang napakalaki ng naitulong ng EO70 po sa hindi lang sa mga former rebels, maging doon sa mga areas talaga na ine-exploit ng CPP-NPA na nag-organize sila doon, nagre-recruit sila ng NPA. Kaya yung itong government po talaga sa kasalukuyan, nasa right formula po siya eh. Kasi napakatagal po na military approach yung insurgency, yung communist insurgency dito sa bansa. Sa panahon lang po ni President Rodrigo Duterte, nagkaroon ng pag-a-address doon sa roots of insurgency dito sa bansa, which is yung kahirapan, normal na issues ng mamamayan. Yun po talaga. Kaya yung NTFL-CAC po, napaka-right po na formula para sugpuin at puksain itong insurgency sa bansa. Namin sa NTFL-CAC, baguhin yung kultura sa gobyerno. So, tingin ko, yung sa akin, opinion ko, mas malaking problema ang gobyerno na hindi nagsisilbi kaysa sa insurgency na ito. So, hanggang ngayon, nandyan pa rin. Pero gusto natin baguhin yan. Nakita nyo naman, no? Kausap ko ngayon mga lingkod bayan, nakita nyo naman yung nangyari sa ating mga kababayan na dahil hindi tayo nagsilbi ng maayos. Mga anak nila namatay, mga katutubo nating kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, genocide. Hindi na natin alam kung ilan na yung pinatay ng mga CPP, NPA, NDIF, di ba? All these 5 years or something, dahil hindi tayo nagsilbi. So kung, pero pag nagsilbi kayo, nakikita namin dahil bumababa talaga kami hanggang sa mga barangay, hanggang maakit talaga kami ng bundok, nakikita talaga namin. Ako mismo umaakit, nakita ko, yung pagkakaiba, kasi bumabalik-balik ako. So, kung lingkod bayan ka, at ang tingin mo lang dito, pasweldo, sana umalis ka na lang. Diba? Kasi, ang napapahamak mo, yung mga pinakawalang laban sa ating bayan. Mag-online selling ka, ganun. Pero wag ka pumunta sa gobyerno, kasi ang government, yan lang yung panlaban. Paulit-ulit sinasabi ni Pangulo, andito ang gobyerno, siyempre para sa lahat, pero lalo na sa mga mahihirap at yung mga walang laban, katulad mga anak natin, di ba? So kung wala sa puso mo yung trabaho mo at nasa gobyerno ka, alis ka na lang kasi marami kang mapapahamak dahil sa'yo eh.
huwag po natin silang suportahan. Huwag po natin i-entertain yung paglapit nila sa atin. Kasi pag nawala na po yung suporta ng mamamayan sa kanila, yung mga naniniwala sa kanila, at namulat na yung mamamayan na ito yung tunay na nangyayari, unti-unti na po silang magkakaroon ng natural death po yung CPP, NPA, NDF. Kaya yung pagiging matalino ng mamamayan, gamitin po natin yung pagiging maaral po natin at maalam po natin, gamitin po natin yan na ngayong may mga nakakarinig, itong mga nakakarinig ng press conference ngayon, i-share po natin yan sa iba kasi yung knowledge po talaga yung nagmumulat sa mamamayan, ano yung tama, ano yung mali, ano yung gagawin nila. Kaya yun lang po, huwag natin silang suportahan. Okay lang na mag-comment-comment tayo, pero yung mismong sa sarili po na tayo mismo hindi na sumusuporta kasi alam nating mali yung ginagawa nila. Unti-unti na lang po mahihina yung revolusyonaryong kilusan at magkakaroon ng natural na kamatayan itong CPP-NPA-NDF. Nagpa po, as a former rebels din po, ang kailangan natin na i-rehabilitate ang karagatan dahil para sa Partido Komunista ng Pilipinas, ang mamamayan ay ang dagat. At ang mga revolusyonaryo o sila na mga komunista ay ang mga isda. Sila yung mga basura na sumisira sa karagatan. Kaya kailangan nating i-rehabilitate yung karagatan natin para magkaroon ito ng malinis na itsura at malinis na kinabukasan. Ituring natin tayo bilang mga mamamayang Pilipino. Ituring natin ang mga sarili natin ng mga dagat. Tayo mismo ang aanod dyan sa mga basura na yan. Yung mga NPA na yan, yung mga CPP, NPA, NDF na yan, tayo mismo ang lilinis dyan. Hindi po magtatagumpay ang gobyerno ng Pilipinas na wakasan ang insurgency na ito kung walang tulong ang mamamayang Pilipino. Kaya nananawagan po kami na sana po magkaisa na po tayo. Tama na. Tama na ang 52 years ng pagpapatiwakal. Tama na ang pambababoy sa kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Tama na po ang pagpatay sa mga kabataan. Tama na po ang pagsira nyo sa kinabukasan namin. Tama na. Bilang mga magulang, gusto lang po namin din manawagan sa lahat ng magulang, hindi lang po yun sa mga bata na naging biktima ng deceptive recruitment na to na ginawa nilang NPA. Doon din po, sama-sama po tayo tulong-tulong sa mga bata na hindi pa na naging biktima. At lalo-lalo na po sa mga magulang na nawala ng anak. Hindi po ibig sabihin na wala yung anak natin. Nahayaan na lang natin na walang hustisya yung pagkamatay ng anak natin. Maging walang saysay ang buhay na binigay natin sa anak natin. Ito yung pagkakataon na bilang mga magulang at yung mga anak natin, mga kapatid, sama-sama po tayong lumaban para bigyan ng hustisya ang nangyari sa pagkasira sa ating pamilya. Ako po ang tanging masasabi ko lamang po, bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng concern, hindi lamang sa kapitbahay natin, mismo umpisa natin sa pamilya. Ipakita natin yung pagmamahal sa pamilya, kasi pag pinakita natin yung pagmamahal natin, mismo sa loob ng pamilya, kung ano yung pinakita natin sa ating mga anak, yun din yung magiging way niya para ipakita din yung pagmamahal sa kapwa. At doon din nagsisimula, kung meron kang pagmamahal sa kapwa, makikita mo rin yung pagmamahal sa bayan. Huwag na nating hayaan na isi-isi sa lahat ng mga hindi magaganda sa gobyerno, kundi simulan natin sa sarili natin, sa pamilya natin, sa barangay natin, sa kanayunan natin, at sa ating bansa. Ang lahat ng mga ito, kasi yung pagmamahal natin sa sarili natin, sa bayan natin, isa yung magsisimula para maging matagumpay ang gobyerno. Hindi kailanman magiging matagumpay ang gobyerno kung hindi natin pananatili ng pagmamahal at higit sa lahat, takot sa Diyos. Yun lamang po. Para sa mga ordinaryong mamamayan, malaki ang maitutulong natin para once and for all matapos itong problema sa insurgency. Gaya nga ng sinabi ng isang ina na kasama namin ngayon, maaaring magsimula yan sa pamilya. Kasi ang edukasyon naman sa totoo lang nagsisimula sa pamilya.
E ngayon, dapat sa loob ng pamilya, magkaroon ng edukasyon talaga lahat ng kasapi ng pamilya hinggil sa usapin ng CPP, NPA, NDF at sa legal na mga front organizations nila sa pamamaraang hindi sikil yung mga bata sa loob ng pamilya. Kasi kung minsan yung nagiging batayan ng kabila, pag may nakikita silang parang mga sentimento at reklamo ng mga kabataan sa loob ng pamilya. So ini-exploit nila yon. Kaya nagiging efektibo sila na makumbinse at ma-persuade yung mga kabataan na sumali sa kanila. Ang ibig kong sabihin, maaring magkaroon ng democratization sa loob ng pamilya. Pwedeng doon magsimula. Pangalawa, para naman sa mga lingkod bayan, gaya ng sinabi kanina ni Yosek Lorraine, napakalinaw ng bandato ng mga nasa gobyerno sa ilalim ng AO number 70. Good governance. Actually, isang malaking basihan yan ng kilusan. Bakit hanggang ngayon nagpapatuloy sila? Kasi nga, hanggang ngayon, meron pa rin, ang dami pa rin imperfections, no? Yung gobyerno.